And one of the things that surprised me, kasi sabi mo before the fight, okay, sabi mo one of Naoya Inoue's advantages is going to be the footwork. Sabi ko naman, underrated yung skill set ni Marlon Tapales. Nagulat ako dito in the battle of footwork, kahit doon mapalag si Marlon. Guys, sa mga hindi po kasi nakakaalam, kapag po ang kaliwete at ang kanan ay naglalaban, yung lead foot po nila, paunahan niyan pumasok. Okay, that's how you land your lethal weapon against your opponent in an orthodox versus southpaw matchup. I think it was round 2 or number 3. I forgot which round. Kahit yung commentary, attorney, nagulat eh. Look at what Marlon Tapales, look at where his foot is. Dahan-dahan ginagapang ng Marlon Tapales. He was sneaking in his lead foot. Diba? And hindi nababansin ni Naoya Inoue. Diba? And ang daming bitaw ni Naoya Inoue, nasa outside siya, nasa labas yung paa niya, ibabato niya yung right niya, tataasan lang siya ng kamay. He really made Naoya Inoue miss, you know, in the early going of that fight. How surprised were you to see na, okay, I know, we knew that he's going to perform better than what people anticipate, pero pati yung, actually, attorney, not gonna lie, ako rin, na-surprise din ako eh. Diba? In the footwork department, pinapalagay niya rin si Naoya Inoue. How surprised were you to see that? Very, very surprised, JM. Ano? Kasi sabi nga natin, nakita niyo yung paan ni Tapales, medyo wide apart, ha? Ando yung lead foot niya. Kaya hindi makagalaw si Inoue. Hindi makagalaw si Inoue. He felt inconvenience. Na-force siya to turn around. Na-force siya ni Tapales to turn at a particular corner. So nakita mo, hindi maiplant ni Inoue yung kanyang feet to gain leverage, to gain full power sa kanyang mga straight punches. He really had difficulty in the early rounds, ano? Ang nakita nga lang natin doon, talagang itong si Inoue, even though he was getting frustrated, ay bira pa rin ang bira. yun ang mabigat doon, ano? Kasi iba doon, mapo-focus down how to figure out, they will forget to punch. Pero suntok pa rin siya ng suntok. Pero nakita natin, there were occasions when Tapales was able to turn him around. Yes. Medyo nahihirapan. Yung lateral. Oo, nahihirapan. So, in fact, kinakrowd pa siya ni Tapales on the inside. Again, precisely to prevent itong si Inoue from gaining leverage, enough room for his straight punches. Ano? So nakita mo, kinakrowd siya ni Tapales on the inside. Ano? So ang ganda ng strategy, sabi ko nga eh, kung medyo nag-pick up lang ng konti yung opensa. Ano? Kasi may mga openings na eh. May mga situation na parang medyo disorganized na si Inoue. I thought he could have thrown more punches in those sequences. Ano? So, yun ang nakita natin. Tama ka, kung ito yung nanonood yung mga boxingero, may nakita na silang mga weak spots ni Inoue sa labang ito. Yes, kung meron po nanonood yung ibang mga boxingero, they could be taking down notes at nakita nila, teka, may pinakita itong Tapales. May pinakita siya na parang magagamit namin kapag nakaharap naman namin itong si Naoya Inoue. So, yun ang maganda dito, mga kaibigan. Kaya sabi nga po natin, definitely may fight plan. Definitely, Tapales did his homework, mga kaibigan. Coach Ernel Fontanilla, I've been saying that, di ba? Kudos. They had a good fight plan. Yes. Talagang sabi nga natin talaga, malakas po ito. Kasi nga po, ito po yung number 2. Baka nga number 1 pang pound for pound king ng boxing. Hindi po ito ordinaryong kalaban. Baka siguro kung ibang kalaban yon, okay na yon. Puha na ni Tapales yun. Pero Naoya Inoue po ito eh. So even if you do your assignment, even if you did your homework, talaga namang ginawa mo lahat, nirepaso mo naman. Yes. Magaling din po yung Inoue. Magaling din po yung adjustments na ginawa ni Naoya Inoue. So, naging battle of the brawn, naging battle of the brains, medyo naungasan tayo doon. Medyo umangat si Inoue because he was able to make adjustments at yung kanyang adjustments eventually nag-prevail. But, sabi ko nga, inexposed din in a way ni Tapales itong si Inoue. Yes, yes. Alam mo, Tony, one of those mga pagkaka-expose dito ni Naoya Inoue, and ito, sinabi ko na to, nakita natin doon sa battler. Medyo hirap siya doon sa high guard eh. Diba? Sa battler, he's not comfortable with that. He would like you to open up a little. And nakita natin dito, sa laban na ito, yung Naoya Inoue, aba, sumasablay din pala ang suntok. Diba? Kasi in the early going, ang dami. Ang dami na suntok na hindi tumatama.
Okay? Mm-hmm. Ang daming suntok po ni Naoya Inoue ang naiwasan nung Marlon Tapales. Okay, so I was thinking in the early going, he was making him pay, miss itong si Naoya Inoue. Ang problema po doon, he wasn't making him pay. Diba? Kasi sa box, you make him miss and then you make him pay. Ang nangyari po ito sa laban ni Naoya Inoue at Marlon Tapales, he was making Naoya miss but he wasn't making him pay. Anong ibig ko sabihin po doon? Hindi niya po nasusingitan ng counter, yung mga miss shots, hindi niya po na napa-follow upan ng kanyang counter shots. Doon ako nanghihinayang, attorney, kasi yes, especially in the first half of the fight, bago sila nag-brawl nung round 4, sabi ko, nakakagulat ha, kasi he was making Inoue miss, pero hindi niya ma-tempo ng proper count ng timing, hindi niya makuha ng timing niya na. Tama. Sana, kung nakukuha niya ng timing yun, attorney, sigurado ako, ano siya eh, pupuntusan niya, kukuha siya ng rounds. Hmm. Yes. Dito. Kaya sa laban na ito, dito against Naoya Inoue. I wanna focus on that, attorney, kasi look, lagi natin sinasabi, Naoya Inoue, very underrated na kanyang skill set. We always talk about his power, pero this guy is a boxer puncher. Meaning to say, guys, when you talk about the boxer puncher, kaya nilang mag-boxing, may boxing skill set sila, yeah, and of course, meron silang, you know, knockout power from both hands. The likes of Sugar Ray Robinson, the greatest of all time. Ayan po ang kanilang mga, ayan na sinasabing the best style in boxing. But we also say, Attorney Ed, going to this fight, that we believe that there's no such thing as a perfect fighter. Ngayon, inopen mo na. Alam mo, Attorney, ang dami kanina eh. Ang dami. Actually, guys, sa totoo lang, Marlon Tapales did the 122-pound division a service. Kasi ngayon, nakikita, okay, this guy has flaws too. Diba? Yes. Kung sino na lang makakapag-expose nun, kung sino na lang ang makakapag-exploit ng mga inilabas ni Marlon Tapales ngayong gabi, siguro, yun yung unang makakatalo kay Naoya Inoue. Pero bukod dun sa, attorney, bukod sa proper, very, very open si, ano, si Inoue sa counter punches and that he can also miss. Did you see anything else na nakita mo na okay, na surprise tayo na oy, meron pa lang gantong butas sa laro yung ano, the monster ng Japan. Na surprise din ako because Tapales was able to back up Inoue. Okay? He was able to back up Inoue. In fact, there were instances na naiipit niya sa lubid si Inoue and Inoue looked very uncomfortable to the point of literally he had to push Tapales back, ano? Pero this shows you, welcome to the 122-pound division. Welcome to a heavier weight class. Welcome to a legit 122-pounder. Ano? Yeah. So, ito maaring daylan kung bakit si Inoue, sinasabi niya ngayon, di muna ako aakit sa featherweight, dito muna ako sa junior featherweight. Ano? Kasi hindi ako pwedeng mag-drastically mag-akit ng featherweight kasi yung dagdag na timbang, mga kaibigan, is no joke. Is no joke. Nakita niya, Tapales was able to back him up. Sabi ko nga, kinapos lang sa kombinasyon itong si Tapales. Kinapos lang sa offensive bursts. But he was able to back up. Naoya Inoue. I mean, doon sa mababang division, alam natin, pag pumorma ng straight yung Inoue, takot na lahat. Ito hindi. Sumusulong siya. He was forcing Inoue along the ropes. Yes. Why would you dare do that? That is a disrespect to a guy like Inoue. Hindi ba? Pero nagawa ni Tapales siya to some extent. Ano? He was able to encounter some success. Ano? Yun nga sabi ko nga, wala lang ano eh. Wala lang konting offensive outburst. Pero tumatama. Yung right hook nga tumatama eh. Baba ang ulo nitong si Tapales. He was crowding him. Medyo may pataas ng right hook. Tumatama dito kay Inoue. Ano? So, hindi lang na-sustain. Ano? Dahil sabi nga po natin, ang bigat po talaga na suntok ng Inoue at ang dami. Nakita mo naman yung palitan na suntok. Almost triple yung punches thrown ni Inoue compared sa punches thrown nitong si Marlon Tapales. So, na-overwhelm eventually ng opensiba ni Tapales, ni Inoue, ito si Tapales. Pero there were occasions in the fight when people were, ika nga yung mga pro-Inoue crowd were really holding their breath. So, parang something wrong is happening. Just you see Inoue backing eh, di ba? Yes, he looked uncomfortable. He looked uncomfortable. Yung mga hindi magawa ng mga lower weight fighters, nagawa ng isang mas mabigat na
Marlon Tapales. So nakita po ninyo ang malaking pinagkaiba agad kapag umakit ka ng timbang. And we did say yung pull tone, hindi yun ang legit. Tapales will give him the legit challenge at 122 because pull tone does not have punching power. Yung mga jabs ni Tapales, nakita mo yung bitaw niya nung right jab? Tumatama! Tumatama yung pitik niya. Hindi nga lang ganun karami, pero tumatama. Tumatama dito kay Naoya Inoue. So, snapped his head back several times, attorney. Yes. Diba? So, kung nag-take down lang ng notes iba dyan, sabi ko nga, marami kang na makukuha na takeaway dito sa laban ni Tapales at Inoue.